At ayan, Sandro, alamin natin ngayon kung bakit ba, ano nga ba ang kahalagahan kung bakit kailangan tayo magbayad ng tax. At alamin din natin ang lahat ng impormasyon tungkol sa income tax return. So this morning, makasama po natin ating very special guest, si Attorney James Roldan, Assistant Commissioner ng Enforcement Service ng BIR. Good morning, Attorney. Good morning, Diane. Good morning, Sandro. Yes. Sir, pag-usapan po muna natin itong Enforcement Service ng BIR. Ano po ba talaga yung main task nitong grupo na ito? Service, ang aming mandato ay maghabol ng tax evaders. Pag sinabing tax evader, ito yung mga hindi nagdedeklara ng tama o hindi nagdedeklara man lang ng kanilang income. Kaya hindi sila nagbabayad ng taxes. So yun ang aming mandato. At aming habol, syempre, makapagbuo ng criminal case na dadali namin sa DOJ para kung kami ay manalo sa korte, mapakulong itong tax evader. Attorney, for the benefit of our viewers at dun sa magsisimula pa lang magbayad ng kanilang mga tax, bakit mahalaga magbayad po tayo ng tax at i-file ito? Well, unang-una, ang ating pagbabayad ng tax ay isang civic duty. Ano? Bilang Pilipino, tayo ay dapat magdeklara, magtumulong sa ating bayan. At itong ang paraan dyan ay pagbabayad ng tamang buwis. So, ito ay basic duty ng isang citizen of the country. Yes. Sir, pagdating po sa income tax, anong klaseng mga income tax po meron tayo? Kasi meron po na, like, mga regular employees na nagbayad ng, kumbaga kinakaltas na po ito. Yes. Pero meron din naman po yung mga, kumbaga, parang talent fee, kumbaga, yes, kinoconsider. Professional na rin. Yung professionals as well, like mga doktor po. Paano po ang income tax? Ang income tax natin, isa lang yan. Meron tayong income tax on our income. Kaya lang, iba-ibang klaseng income. Yes. Meron tayong income na galing sa sweldo, galing sa mga talent fee or business income. Lahat ito ay income na dapat ideklara at babayaran ng tamang buwis. Pero sir, Attorney, I have a question regarding that. Parang paano po ba natatrack, especially for the professionals, like yung mga resibo po ba? Kasi may mga iba naman po na hindi nag-i-issue ng mga resibo, like mga professional consultation fees, yung mga those things. Paano po natin minomonitor ito? Talagang for a taxpayer, namomonitor niya talaga from the receipts. Kaya nga required na ang isang professional o isang business income earner na magkaroon ng resibo, mag-register at mayroong siyang official receipt para nabibigyan niya ng resibo yung mga customer at mga kliyente. At yun, isang para ma-monitor din niya yung kanyang yung income niya. At so kung kompleto ka naman sa documentation, madali mo na yan ilagay sa return eventually yung mga total ng iyong income. Pati na rin yung pag gumastos ka, dapat humingi ka ng resibo at i-ano mo lang yan, i-compile mo lang para makapag-ano ka, deklara ka ng tama. Attorney, para naman po dun sa mga mahuhuling hindi nag-file ng tax or nagbabayad ng tax, ano po yung mga penalty na maaari nilang makuha? Well, unang-una, pag hindi ka nagbayad ng tax at nahuli ka ng BIR, meron kang kaagad na 25% surcharge. So, kung 100 hindi ka nagbayad ng tama or nabayad ka ng late ka sa payment mo, 125 na kaagad yung mabayaran kasi may 25% surcharge. Tapos kung patagalin mo pa yan, meron pa rin 20% interest per annum yan. So kung umabot ka ng 5 years na hindi nagbabayad, pwedeng magdoble na kasi 5 times 20, 100% na yung iyong interest penalty. So mahirap, kailangan talaga make sure natin monthly nagbabayad tayo kasi kundi magpapatong-patong yan eh. Pero Attorney, ano naman po ang kaibahan para syempre ligid din sa kalaman ng mga viewers natin ng tax avoidance at ng tax evasion? Yes. Well, tax avoidance, ito yung pagtitipid sa tax sa legal na paraan. So meron namang mga sa batas na meron kang leeway kung pag-aaralan mo na makapagbawas ka ng konting tax. So kanya, well, basically yung pagka married individual ka, merong deduction. Yung anak, asawa. Yes, yan ang mga legal na pagtitipid sa buwis. Pero yung tax evasion, ito yung mga illegal na pagtitipid sa buwis. Kunyari, pinakamadaling maintindihan yan, yung meron kang income, pero hindi mo i-declare. O kaya meron kang income, pero hindi ka talaga magfa-file ng return. Totally, wala kang i-declara. Yes. Siguro, dagdag ko na rin yung kanina yung tanong tungkol sa mga penalty. Bukod dun sa surcharge at interest, pag ikaw tax evasion,
ang katapat na penalty niyan actually a criminal case at pwede kang makulong kung mag-tax evasion ka. Okay. Alright. So, attorney, ito naman, nabalita kasi na si Senator Harris ito po ay nag-a-ask po siya sa BIR na kung maaari daw po i-tax freeze po muna itong mga Yolanda victims. Ano po masasabi niyo dito? Yes, actually, sa batas kasi wala kaming authority para mag-issue ng tax freeze. Pero pwede makonsidera yung dahil doon sa kalamidad na magkaroon ng abatement nung mga yung sinabi yung binanggit kong penalty at interest pagka magkaroon ka ng late payment. Mm-hmm. Of course sa batas rin naman merong konsiderasyon yung mga losses. Mm-hmm. So kung yung mga losses mo sa negosyo ay mas malaki sa iyong income eh hindi ka kailangan magkakaroon ka ng zero taxable income or negative, hindi ka kailangan magbayad ng tax, income tax. Sir, ito, with regards naman po sa income tax, like, paano po ba, kunwari, once a year po, nagko-file ng income tax return, correct? And then, meron po kasi yung tinatawag na tax refund, eh. Paano po ba itong tax refund na, kumbaga, sino pa nga pwede mag-avail nitong tax refund na ito? Kahit sino naman taxpayer, kung sobra yung binayaran yung tax, yung tax return, meron ka namang, pwede ka mag-file ng claim for refund or credit. So basta within 2 years from the date of your payment, magsumulat kayo sa BIR at ipakita nyo sa i-justify nyo bakit sobra yung binayaran ninyo at i-claim nyo yung sobra bilang either as a refund or as a tax credit. I think ang policy namin ngayon is refund. So kung ma-approve yung refund mo, magkakaroon ka ng cash refund. Babalik sa'yo yung pera mo na sobrang bayad. So ngayon po, mas masasabi natin na talagang mas naging strict po yung BIR, lalo na ngayon sa pag-check kung talagang nagbabayad po ng tax. Masasabi po ba natin na talagang ngayon po mas pinaigting po natin at talagang mas ginagawa po talaga natin ang lahat ng makakaya natin para po mahuli yung mga hindi talaga nagbabayad ng tax? At paano pong proseso ito? Yes. Basta tama, masasabi ko na mas stricto ang BIR ngayon. Kasi nasubukan na ng BIR yung sa dating panahon na yung pag kami nahuli, pagbayarin na lang, tapos quits na lang. Ano. Pero ngayon, nag-iba na yung policy kasi nga, nakikita namin na yung mga pinagbibigyan noon, eh bumabalik din sa mga dating ginagawa nila. So ngayon, ibang policy is pagka ikaw hindi nagbabayad ng tama at ito ay pwedeng makonsiderang tax evasion, kayo ay hahabulin kakasuhan ng criminal case para ipakulong. Kasi yan din naman ang nasa batas. So ini-enforce lang namin yung nasa provision sa batas. Yun yung aming enforcement. Actually. Attorney, ito naman po, alam naman po natin na ang ating Pangulo ay talagang ang hanap po niya ay ang tuwid na daan at wala nga pong korupsyon. At marami pa rin po sigurong mga issue about like mga iba naman na para sinasabi na aayusin nga din mga documents para kumbaga ay makaiwas nga po sa mga kaso ng tax evasion. Ano naman po yung mga penalty para sa mga nahuhuli na kumbaga humihingi po para nga po palipasin yung kanilang mga kaso ng undeclared na mga pera po? Well, sa amin, sa office namin, perspective namin lagi, taxes. Mm-hmm. So, usually, yung nag-areglo ng kanilang mga ano, eh merong pagkukulag yan sa tax. Yes. So, sila, pag yan, eh nahuli, at napakita namin na kulang talaga yung binabayaran namin, binabayaran nila, eh sila ay pupursigin namin na kakasuhan na ng tax evasion. Mm. At mangyayari pa nga minsan na kahit yung mga tao namin sa opisina na nasasabwat sa mga pag-aareglo, sila rin ay naapektuhan ng pag-imbestigasyon ng aming opisina. Okay. Kaya pati sila na nakakasuhan ng administrative charges. Okay. Attorney, paano kunyari may accountant kayo, no? Tapos yung accountant nyo ay hindi naman pala fina-file, so niloloko lang kayo. Tapos kayo yung hahabulin ng BIR, paano po mangyayari doon? Meron bang exemption yun? Kasi parang all this time, ang alam nung nagbabayad, fina-file yung kanyang accountant, o pati siya mismo makakasuhan po? Yes. Ayan, kasi yung accountant, eh, ahente mo lang yan. So, ang talagang principal yan, o yung talaga obligado magbayad, ikaw pa rin. Kaya kung merong kasalanan yung iyong ahente, eh, kasalanan mo yun. Parang ganun yung tingin ng batas. So, ang importante dyan, ang aking laging sinasabi, eh, bantayan natin, pagdating sa taxes, medyo tutukan natin yung ating personal obligation. Kung meron kang accountant, tutukan natin yung mga accountant. Para, dahil kung magkaroon ng problema, ikaw yung malalago. Pero is there any way na pumunta mismo yung mga, kunyari, individual dun sa BIR to check their account? Pwede naman po gawin yun. Yes, at saka usually yung accountant naman, dahil nagfa-file din naman ng tax return yan, kaya lang minsan binibigyan ng authority to sign. Mm-hmm.
So ang unang-una diyan eh puntahan yung accountant at hingin yung mga dokumento, yung mga fina-file nilang regular dapat fina-file nila sa BIR at kung wala siyang maipakita, then yan ay isang sinyales na baka may problema. Yes. And para naman dun sa mga viewers natin, no Sandro, kapag nakahuli sila or may kilala po kayo na hindi nagfa-file ng tax o kalahati lang ang dine-declare tapos isusumbong po sa BIR, ano po yung maaari nilang makuha and ini-encourage po ba natin sila na gawin ito? Yes, ini-encourage naman namin yung mga informers na yung meron kayong information na makakatulong sa pagkolekta ng dagdag na buwis sa mga taxpayers, sa mga tax evader. Yan ay welcome yan sa amin. Mm-hmm. In fact, marami kaming nahuhuling taxpayers din sa paraan na yan. Ngayon, meron sa batas na 10% reward. Yes. Although may limit yan ng 1 million. So, kung meron kang informasyon at nakapag-collect ang BIR dahil sa information na yan, meron kang 10% ng additional collection up to 1 million. Alright. Siguro, attorney, huling ano na lang po, paalala sa ating mga manonood ngayong umaga regarding sa pagtamang file at tamang pagbayad ng kanilang mga buwis. Yes. Paalala ko lang sa ating mga kababayan na tayo ay dapat magbayad ng buwis. Well, ang annual filing of tax return will be, income tax return will be next April. Pero siguro ngayon pa lang, coming year end, isipin na natin yung ating mga income for the year, ating mga gastos, deductions for na ide-declare sa tax return. Para, for one, ay hindi tayo mahuli sa pagbabayad at kung mas maaga tayo magbayad, mas maganda yan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Attorney James Roldan, Assistant Commissioner ng Enforcement Service ng BIR. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Salamat po.